bayan, kalimitang kasunod po ng malakas na bagyo at mga pagulan ay ang tubig baha na nagdudulot ng banta sa buhay at kalusugan ng ating po mga kababayan. Pero paano kung maging bahagi na araw-araw na pamumuhay ang paglusong po sa tubig baha na talaga namang nagpabago na sa takbo ng buhay ng mga residente dito? Paano nga ba mga tumitira sa isang lugar na halos buong taon ay hindi mo nakikita kung meron pang lupa dahilan sa tubig baha? Ito ang sityo Nabong, barangay May Sulaw sa Kalumpit, Bulacan. Kalunos-lunos at nakadudurog po ng puso kung isipin ang kalagayan ng mga residente dito. Nasa loob ng ilang taon, halos hindi na iniiwan ng tubig baha ang kanilang lugar. Ang amin pong binabaybay ay sityo Nabo dito sa Kalumpit, sa Bulacan. At ayon ho sa mga tao dito, ay nagkatubig dito na mula nang sumabog ang Mount Pinatubo. At mula ho noon, taon-taon na ang kanilang nararanas sa mga pagbaha. At nakita naman ho ninyo, wala na ho, puro water lily, puro damo, at puro mga bahay nila na nakalubog na. Ang iba ho ay hindi na nila tinitirhan. Ang iba naman, pinagtsatsagaan nilang tirhan, pero ang kanilang means of transportation ho dito ay walang iba kundi bangka. Bato. May ilang bahagi rin ng komunidad ang mistulang ghost town dahil marami na rin ang mga abandonadong bahay. Pero ang iba, pinipiling magtiis na lamang na manirahan sa ganitong kalagayan dahil wala namang ibang mapupuntahan. Ayon sa pamunuan ng barangay, may 405 pamilya pa ang nakatira dito sa ngayon. Isa na rito ang pamilya ni Jenilyn. Lubog man, mas maayos-ayos pa rin ang kanilang pwesto dahil mas malapit sila sa mataas na kalsada kung saan hindi naaabot ng tubig. Mas madali para sa kagaya nila, ang lusungin na lang ang baha kaysa maghintay ng masasakyang bangka. Yun nga lang, alipungan naman ang kanilang kalaban. Ilan ho ang anak niyo? Lima. May kapal po ako sa school. Ah, nakakapag-school pa sila. Okay. Eh, paano sila papasok? Hinahatid ko po, sir. Bangka. Hindi po lusong lang kami hanggang makapayat ng dike. Sa tubig ka kayo dumadaan? Opo, sir. May alipungan na. May alipungan na? Anong ginagamit niyo? Sir, pinasasabon ko lang po sa kanya tsaka yung ano, ano ba tawag ointment? Na yung BL po, yung cream. Cream. May tubig sa loob? Ang hipag naman ni Jenilyn na si Chris, gumapang na hanggang tuhod ang alipunga. Gumagapang na hanggang binti nyo, hanggang tuhod na. Opo. Ang kitchen nyo, tubig talaga? Oo. Hindi ba kayo nagkakasakit dyan? Nagkakasakit. Dengue. Hindi naman po. Paano kayo naghahanap buhay? Ano lang po, ayan, lalakad po kami. Yan, pag may bota kayo? Wala po, hindi rin po aabot yung bota. Ito lang din po yung bota. Baliwala po yung bota. Paano yung mga bata pa? Nandun po sa kwarto. Ayon naman kay Armando Paras, caretaker ng isang bahay dito, simula nang pumutok ang Mount Pinatubo noong 1991, mahigit 3 dekada na silang lubog sa baha. Sa ngayon, hindi na niya matirhan ang binabantayang bahay, kaya nagtayo na lamang siya ng barong-barong sa tabi nito. Ginawa na lang niya yan. Eh kasi noong araw po kasi yan, hindi po kasi ala pong lubog, ala pong baha dito. Oh. Noong araw. Maganda pa dito? Maganda pa dito. Sa kabila lang po na bumabaha, dito, oh. Dito, bumabaha. Dito, hindi. Sa tansya ho, ilang taon na? Alin po? Tubig. Ay, taon-taon po, gano'n na... Taon-taon na talaga? Taon-taon na po. Kita mo to? Po, sir. Anak! Saan punta mo? Saan ka? Papasok po ang trabaho po. Saan?
Sa may end legs po. Ay, paano yan? Ganyan ka lang. Ano po? Chinelas lang po muna. Tapos? May baong kang sapatos? Opo. Ayo, araw-araw ganyan gamitin mo. Trabaho mo? Opo. Taon-taon na po. Taon-taon na, ganyan na. Ang nakakatakot pa, ayon sa mga residente, may mga sawarin na gumagala kaya ang kanila mga aso ay karaniwang nakakulong. Ang malaking bahay naman na ito ay binabantayan ng kasama naming bangkero na si Jesse. 7 hektarya ang kabuuan ng lupa, dating palayan at palaisdaan, pero dahil nalubog na ng tubig baha at nabaliwala. Ito, itong tubig na ano kalalim mo yan? Sukati nga niyo. Kapitin ko po yan eh. Sukati nga niyo ang saguan. Oh, ay, lubog pala. Ano? Ayun, hanggang doon. Ganun kalalim? Apo. Eh, kailan bababa yan? Ako po, kumati bago po magpasko yan. Bago po magpasko? Baka hindi pa po sigurado yan. Karamihan ho ba dito ay mga palayan? Oo po, dahil nung mga nakaraan po may mga palayan dyan. Nawala na ho yan lahat? Hmm. Bispan, wala rin? Wala na rin po. Sayang ang bahay. Ilan taon na yung bahay? Mga nasa ano po siguro yan, mga nasa 10 years na rin po siguro yan. Nakarating pa kami sa mga kabahayan sa dulo ng sityo. At halos 2 kilometro ang layo nito mula sa pinaradahan ng aming sasakyan. Dito pinakamahirap ang sitwasyon dahil malayo na sila sa labasan kung saan naroon din ang kalsada. Papunta sa mga pagkukuna naman ng mga pangunahing pangangailangan sa araw-araw. At maging ang kanilang kabuhayan ay naapektuhan. Paano ito? Nasa dulo na kayo. Ano ba yung banda ron? Makabebe ako punta. Pag lumabas kayo doon, makabebe. Pag lumabas kayo dito, kalumpit. Kalumpit. O, nasa gitna kayo? Nasa gitna ako. Ayun, makabebe. Ganon din tubig? Oh, lubog din. So wala ka ibang madadaanan na hindi lubog? Wala. Ay, paano ho yan? Paano ang buhay nyo? Paano na? Kung ano yung mapasukan na lang ang trabaho, contraction, magganan. Contraction. Isipin na lamang po natin ang hirap ng kanilang sitwasyon. Paano na lang sa oras na may magkasakit sa kanila o kaya'y may mga ilangan ng emergency. Naman ang kasakit, may tatakbo sa ospital. Sasakay ka umbang ka para mabilis na lang. Doon pa ko sasakayan eh. Oo nga, bagdoy, sasakay pa kang sasakyan ulit. Oo. Pagka umainay na, hindi na uabot. Pagbuntis, baka mga anak na sa bangka yun. Mga anak na sa bangka. Sa bahagi kung saan mababa ang tubig, nilapitan ko po ang isang ginang na nakaupo sa harapan ng isang malaking bahay. Anong matanda, yung tubig o yung bahay nyo? Yung bahay po. Ang bahay. Pero tinayo ito, wala pang tubig? Wala po, hindi po pinabahan ng tinayo ito. Mga natatandaan ba nyo kung anong taon nagkatubig dito? Mula po nung pumutok ang pinatubo, na ano, natabunan yung mga dadaanan po ng tubig. Okay. Mga sapa. Oh. Eh, mula po noon, binahana dito sa bukid. Binahana? Opo. Isa pang lugar sa Bulacan na tauna ng problema ang tubig baha ay ang bayan ng Hagonoy. Dito sa Barangay Merkado, ang ibang residente, abay sila na ang nag-a-adjust sa perwisyo ng tubig baha. Hanggat kayang remedyuhan, gagawa nila ng paraan. May pamilya na ginawa ng pintuan ang bintana sa 2nd palapag ng bahay dahil lubog na nga ang pinto na nasa first floor. Ay, naku po, Panginoon ko. Matagal na po kaming hirap na hirap sa araw-araw. Hindi ko talaga nahihirapan ho kami dito lahat. Eh, lalo na ho kami, mga anak ko nag-aaral. Sagdan lang po kami dumadaan sila. Araw-araw po yun, hatid po ng anak kong bunso. Eh, ako hindi na ho makababa kasi malaki po tubig lagi. Sa ganitong sitwasyon, kuminsan pati tawag ng kalikasan ay hindi mo basta mapagbibigyan. Nagtitiis kaming umihi sa kadumumi kasi napakalaki ng tubig. Hindi pa namin lumitaw yung CR. Saka kami magsi-CR. Ang 64 na taong gulang na si Aling Blanca, mag-isa na lang sa tinitirhan niyang bahay dito sa dulo ng Eskinita. Napakahirap.
Eh, nag-iisa lang ako dito. Eh nga, naansabi ko eh. Mga anak ko, di wala akong pinupuntaan. Di wala akong pinupuntaan dito. Namatay na ako kung ano. Pero, hindi lang ang mga buhay ang napipirwisyo ng tubig baha, kundi maging ang mga patay. Paano ba naman, pati ang sementeryong ito sa Hagonoy, hindi na natutuyuan ng tubig? Bukod sa pag-angat ng mga ilog dahilan sa lahar noon, marami pang sangasangang problema ang nagdudulot ng tubig baha sa Bulacan. Sa naging panayam po ng inyong lingkod kay Bulacan Governor Daniel Fernando, aminado siyang hindi madali ang problemang kinakaharap ng kanilang probinsya pagdating sa baha. Kalumpit at saka Hagonoy. Nakikiusap po at dumadaing yung mga tao doon. Tagal na pala ho nung baha doon. Ano bang plano ho nyo doon, Governor? Well, para po sa kaalaman ng lahat, ganito nga po ay nagsisimula na po kami ng pag-dredge sa local, mga local rivers. Nung makalawa, yung nakipag-usap na po tayo kay Ramon Ang. At nagsigawa po tayo ng meeting dahil nalam po natin kung ano lang development ng una-una ng airport. Bakit po tayo nakipag-usap? Sapagkat isa po yan sa mga inilatag niya sa atin, unang-una, ay itong mga rivers natin. Well, ito naman yung inilatag niya noon na magkakaroon siya ng dredging sa mga major rivers naman. Ano po? So, tinalo ko po ulit sa kanya. Kaya sabi niya, ipakita niya sa amin kung alin yung aming dredge ng mga major rivers, and then yung aming mga dredger machine ay nakahanda naman dyan. Yun po yun. Kabayan, sa kanya po namin hihingi ng tulong ang mga major rivers. Lalaki niyan eh. Katulad ng Bulacan, malaki rin ang problema sa baha ng kalapit nitong probinsya na Pampanga. Dito sa Barangay San Gabriel sa bayan ng Makabebe, lumipas man ang tag-ulan at humupa man ang high tide, nananatiling basa ang mga paa ng mga residente dito. Base sa datos ng Municipal Planning ng Makabebe, merong 4,600 ang populasyon ng San Gabriel. At dahil naman sa patuloy na pagbaha, nasa 175 hektarya ng palayan at palaistaan ang hindi na napapakinabangan. Kaya nahihirapan na rin ang pamunuan ng barangay ng San Gabriel sa mga epekto ng baha sa kanilang nasasakupan. Yung tubig baha dito sa aming bayan, nag-umpisa to nung pagputok ng pinatubo. Yearly, pag dumating na yung tagulan, lumalaki na yung tubig. Almost nanggagaling ito sa Third River dun sa Minalin and Santo Tomas, San Fernando. Dito natatapon yung kanilang tubig pag tagulan. Dahil yung bayan ng Makabebe is malapit sa dagat. Tuwing umuulan, pag nagtatapon ng tubig yung San Fernando at saka yung mga kalapit bayan, dito yung pinakamababa, yung Makabebe, dahil catch basin yung bayan namin at saka yung Masantol. Mistulang ilog na ang National Road dahil sa halos hindi natutuyong tubig sa kalsada. Dahil dito nababalot na ng makapal na lumot ang daan. Kaya delikado rin para sa mga pedestrian ang maglakad o bumaba mula sa pampasaherong sasakyan. Na-tsempohan pa namin ang isang babaeng nadulas sa pagbaba niya mula sa bus. Hindi ko po alam na madulas po pala. Tsaka po may lumot po sa daanan po. Delikado po kasi pwede pong mangyari na baka tumama sa ulo. Maging ang school grounds ng San Gabriel Elementary School, hindi rin natutuyuan ng tubig baha. Kaya mga guro at estudyante, kahit delikado, hindi maiwasan ang lumusong sa tubig. In my 4 years na ako, yearly iba-iba eh. No?
Parang tumataas ng tumataas yung tubig. Yung tubig baha ngayon, mas tumagal pa. Kahit wala pa yung tinatawag nilang super typhoon, may tubig na. Siyempre po, mahirap. Kasi marami kami nagiging issues. Bukod dito sa tubig, sa baha, we're also concerned with dun sa dengue. Tapos dun sa leptospirosis team. Buti na lang po, nakahingi po kami ng tulong sa aming vice mayor, sa local government, at nakapanghingi po kami ng kahoy na ginawa po namin tulay. Kaya ang mga magulang nagbabantay sa eskwelahan para masigurong ligtas ang kanilang mga anak. Dati po, naglalakad lang po kami. Eh, ngayon po kasi, yung mga bata po, dahil po madulas. Eh, pag po madulas po, nakakatakot naman po sa mga bata. Tulad po yan, sa tulay po na yan. Eh, kung po hindi naman po hindi kami po nagbabantay, eh, siyempre po, inakabahan din po kami. No? Kung nasa bahay po kami. Isa pa sa pinakamahirap sa kanilang sitwasyon ay ang mobility o pagkilos, lalo na sa panahon ng emergency. Katulad ng sinapit ng pamilya ni Marilyn noong tamaan ng COVID-19, ang kanyang asawa, isang taong pa lamang ang nakakaraan. Diyan po namin siya, dinaan. Dahil sa taas ng tubig, nahirapan silang isugod sa ospital, ang nooy nagdidiliryo ng asawa. Dati po may bubong po yan, dumadaan kami sa bubong. Eh ngayon po, dahil niisip nga noon yung mga kaibigan, paano ibababa. Kahit pa paano isipin nila, hindi pa pwedeng ibaba, idaan sa bubong, baka yung bubong, babaksak nila. Kaya no choice nila, dun po sa pinakita kong tulay sa inyo, dun namin dinaan. Di bali lumusong sila po na hanggang dito nga po. Buhat nila na inupo dun sa upuan, yun na lang nagawa nilang paraan. Wala po yung tubig pong baha rito. Madali namin may susugod na maano po namin siya kagad, sana maabot pa namin buhay po niya. Sa pagkawala ng kanyang asawa hanggang sa ngayon, hindi pa rin alam ni Marilyn kung paano itataguyod ng mag-isa ang kanyang dalawang anak. Mahirap po kasi wala naman po kami dumarating na income po eh. Wala naman po akong trabaho po. Kaya na dito na mo lang po ako sa bahay, nasikaso ko po yung mga anak ko. Kung mabibigyan lang ng pagkakataon ay gusto nang umalis ni Marilyn sa kanilang tinitiran dahil sa hirap ng kanilang kalagayan. Ang problema, wala sang kakayanan na mangupahan. Kung bibigyan ng pagkakataon o kahit na umupa lang daw, pangatlo na iwanan mo na muna namin itong bahay kahit masakit man, nandito yung mga alaala. Yung makatingin man lang kami ng mga tuyo, hindi ka makaano ng baha. Dito naman sa Barangay San Isidro sa bayan ng Masantol, mas mahirap ang kanilang sitwasyon. Mas malalim ang tubig at mas mahirap ang transportasyon. Madalas, hindi basta-basta ang maglakad lang dito na nakabota. Para makapunta sila sa isang lugar, kinakailangan pa nilang magbangka. May mga bata pang sila na mismo ang nagtitimon at nagsasagwan sa bangkang sinasakyan. Tinuruan lang po ako ng tatay ko. Nagbabangka po ako tuwing bago po ako papasok tsaka pag po lumabas na ako sa pag-aaral. Pag po nagbabangka ako, hindi na po ako kinakabahan kasi po sanay na po ako. Ang company driver na si John, araw-araw ding sumasakay ng bangka papunta at pauwi galing sa trabaho. Lagi siyang may bitbit na sapatos at pamalit na damit sakaling babasan ng tubig baha. Sobrang hirap, sir. Biruin mo, pagbabaan pa lang ng bahay, tubig na. Pagalis ng trabaho, pag wala kang masakyan na bangka, maglalakad ka. Magsusuot ka muna ng shorts mo. Tapos papalitan mo na lang dun sa may tuyong dahan para makapagbihis ka. Yung pamasahe dito sa bangka, hindi pag nagbigay ka ng 50 pesos, kulang pa. Maawa ka sa nagbabangka. Dito, hindi na kami nakakaranas ng piyesta. Wala kaming Pasko. So,
Ang mga bata hindi na nila nararanasan maglibad sa dahan, magpumunta sa mga kamag-hana. Kasi yung tubig, madulas. Bagamat 10 taon na silang ganito, hindi pa rin nawawala kay John ang mag-alala sa kanyang mag-ina sa tuwing umaalis siya. Lagi silang tinatawagan kung safety ba sila, kung anong sitwasyon sa daan, o paano na yung bata, anong ginagawa niya, baka bumaba ng bahay, baka malunod. Ang 68 taong gulang naman na si Mang Antonio, kinakailangan pang magtungkod sa paglalakad niya sa lubog na kalsada. Maliban sa madulas, suporta rin niya ito sa iniindang mga kirot sa binti at paa. Nagkasakit na ako ng arthritis kasi palagi lumulubog dito. Pati, hindi lang ako, pati meses ko nagkasakit din. Dati, kahit pa paano, nakakapaglabandera yan, nakikipagluto yan. Hindi na makakumbalik sa bahay kasi nga palagi lubog. Dahil naabot na rin ng tubig baha ang dati niyang bahay, napilitan pa siyang mangutang para lang mapataas ito. Pinangutang ko na ngayon bahay ko kasi wala kami tutulugan. Ewan ko kung kailan ko mababayaran pa yan. May mga nakalatag naman na plano at proyekto ang munisipalidad ng Makabebe at Masantol para masolusyunan ang pataas ng pataas nilang problema sa tubig baha. Coordinated sa LGU ng Masantol, gumawa rin kami ng plano namin na kamukha ng ring dike, pero territorial naman ang ginawa namin. Mula dun sa area ng Francis Gate, papunta dun sa Third River, hanggang dun sa dulo ng Third River. So hanggang Masantol na yon, dun namin i-outlet yung paglabas namin ng tubig ba dito sa Makabebe at Masantol. Ay ang paglalagay ng malaking check gate to control yung tubig kung bumababa from the Third River. Nagagaling po sa may norte ng Pampanga ito, bumababa po sa amin. So kung nagkaroon po ng control doon sa may Dalaya po, magkakaroon po ng control ang pumapasok na tubig sa bayan ng Makabebe at saka sa bayan po ng Masantol. Sa haba ng taon ng pagtitiis, hindi lang bahay, kundi buhay ang nababad at nalubog sa tubig baha. Pero patuloy na umaasa ang mga residente ng Masantol at Makabebe na darating din ang panahon na huhupa ang tubig at makakatapak rin ang kanilang mga paa sa ligtas at tuyong lupa.